Hello mga viewers! Kamusta kayo? Nako, may mabuting balita ako sa inyo. Sa wakas, nako, sa wakas, namulaklak din ang aking sigarilyas. Ito yung bulaklak niya. Kasi tingnan nyo, kapareho lang siya ng sitaw. At may mga bunga na rin, maliliit. So yan yung good news ko sa inyo at ito yung update ko sa buwan ng October. So, patapos na yung October at humabol itong sigarilyas. Usually, ganitong buwan siya, namumulaklak at namumunga. So, ipakita ko sa inyo ako yung mga bunga ito. Ito yung mga bunga niya. Tapos, makikita niyo yung mga bulaklak. Kulay, anong kulay ba yan? Parang purple-blue, ganon. Ito, tapos may mga bunga din siya. Yung iba nakatago sa likod eh. So, yan yung good news ko sa inyo at saka yung update ko sa inyo. Medyo mainit pa. May mga araw na mainit, may mga araw na malamig. So, medyo gusto niya pa yung claim weather ngayon. Pero not sure sa susunod na mga linggo kung baka biglang lumamig. Hindi ko alam. Pero yung iba kong mga tanim, katulad nitong ampalaya, namumunga pa rin siya. So, miski pa paano, meron akong magugulay. Once a week, may naaani ako panggulay. So, yun ang good news ko sa inyo. Kaya, happy ako. Ako kasi may mga bunga pa din ang mga tanim ko. I know yung iba kong mga friends dyan na may mga halaman, lalo na na nakatira sa somewhere in Oregon, New Jersey, ano pa bang lugar. Malamig na sa kanila kaya yung iba nilang tanim hindi na nag, you know, wala na ang nagawa nila, nag-clean up na lang sila ng kanilang garden. Pero dito sa Southern California, okay pa. Nakaka-survive pa yung mga tanim ko. So, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang pagtanim. At saka may mga seedlings pa akong tinatanim. Like yung kamatis, iba-ibang klaseng kamatis. So, ito tingnan yung malunggay ko. Hindi pa siya natatanggal ang down. So, okay pa ang weather. Na natitiis pa nila. Tapos may mga tanim naman ako na cilantro, tsaka itong kale. Yung kale, gustong-gusto niya yung winter, fall, dito sa Southern California. Tapos ito pa yung isang puno ko na malunggay. May dahon pa rin siya. So, araw-araw nag-smoothie. Pumipitas ako dyan para sa panglagay ko sa smoothie. Tapos ito yung ano ko naman, tanim na sayote. Binigay lang yun sa akin ni kuya yung kaibigan ko. So tapos itong blackberry ko, may bulaklak pa, may bunga pa rin siya, pero bala ko na to siguro mga next month pag lumamig na, ikat ko na yung ibang mga puno niya para pag dating ng spring may mga bagong sibol na naman ang puno. Tapos ito yung kamatis na pinakita ko sa inyo last time. Pero may na-harvest na rin ako na hinog na. Ito na yon, yung para siyang ibang klase siya. Ibang kulay niya. Tapos yung siling labuyo ko, may mga bunga pa rin. Madami pa siyang bunga. So bala ko nito i-harvest. Mag-picking ako, tapos lagay ko sa freezer para pag kailangan ko, meron akong gagamitin. Tapos itong tanglad, may mga dahon pa din siya. Usually tanglad, di naman namamatay ito. Tapos itong alugbate, okay, nakaka-survive pa naman. Itong passion fruit, dumadami yung bunga niya. Kasi nilagyan ko siya ng mga balat ng prutas at gulay. Itinanim ko doon sa paso niya. So yun yung nutrients niya, kaya medyo lumago na ulit ang kanyang dahon. At saka nagbunga siya. So, happy, masaya. I hope hindi ako maunahan ng mga, alam nyo na, mga best friend natin dyan, mga raccoons, mga possum, mga squirrel, mga, ay nako, yung mga best friend natin dyan na, ano,
uunahan tayo. I hope hindi nila ako mauunahan dito. Nakakabit to sa ano eh, sa parang pader. Gumawa ang asawa ko ng parang pader para, ang purpose talaga para kabuda ng mga halaman. Tapos ito, ang sibis dahon ko, medyo maradami pang dahon. Ang Thai chili ko, may mga bunga pa, pero nawawala na yung mga dahon nila. Kasi minsan mainit na mainit, so kailangan magdilig ka talaga ng ano, every other day. Tapos ang aking celery, okay naman siya. Pataas ng pataas siya. Tapos yung Anaheim pepper ko, on and off ang pagbubunga. Bubunga siya, stop siya, bunga na naman siya. So matagal na rin yung puno na yun sa akin. Kaya hindi ko sila pinapatay kasi hindi ko sila binubunot. I mean kasi namumunga naman eh. Tapos ito yung Thai basil ko. This year ko lang yung tinanim kaya, pero malago siya. Tapos ito yung mga late ko na tinanim na mga peppers. Yeah, may mga bulaklak na siya, nasa paso, nakalagay sa paso. So yun yung mga update ko sa aking mga halaman. So kamusta naman yung mga halaman nyo dyan? So ito may mga seed, may mga seedlings ako na kamatis, yung San Marzano. Since lagi ko binabanggit sa inyo na paborito ko to, kaya nagpatubo ulit ako. Para tamang-tama sa spring, meron na siya. Meron na akong, alam nyo na, may malaki na siya. Tapos may mga tanim akong snow peas. Tapos peppers, basil. Yun yung mga pinapatubo ko ngayon. Itong radish, hindi ko pa rin na-transfer hanggang ngayon. Ito naman patola. So, I don't know kung makasurvive siya ngayon. Last year, ganun din eh. Nagtanim ako noon. Mga late August, September, October din siya nag-sprout eh, yung patola. So, I hope makasurvive siya sa winter. Tapos, ito yung kinakabuda ng passion fruit ko. Magkasama sila ng alugbati sa isang paso. So, ngayon, dahil napansin ko medyo madami ang bunga, pwede akong mag-agisa na ampalaya. Para almusal bukas, so pipitasin ko na to mga ampalaya bago siya mahinog. Kasi tingnan nyo yung kulay niya nagiging yellow. So pitasin ko na sila para may ulam bukas. Ayan. So ang bala ko luto bukas, itong ampalaya na may sardinas na may itlog, gisa mo sa sibuyas, kamatis, bawang. Tapos bala kong magluto ng labong. Yung labong na may gata, na may mais, na may okra, o di kayo saluyot na kumasarap yun. Papabili ako sa mother ko ng labong doon sa Filipino store. So yun yung ulam ko bukas. Kaya maghanap pa tayo ng bunga. Bunga ng ampalaya. Kaya yun ang malaking pakinabang. Kaya nako, yung mga viewers ko, lagi ko sila in-encourage, magtanim kayo, miski sa paso lang, okay lang yun, tuloy-tuloy lang ng tanim. Ako noon, nung nag-start ako noon, hindi rin naman ang iba naging successful, pero pag tuloy-tuloy kayo nagtatanim, natututo kayo, alam nyo na yung mga diskarte. Ngayon, malaking pakinabang talaga, lalo na dyan sa Pilipinas, medyo mahal ang mga gulay. Tsaka minsan, yung mga iba, sinisprehan nila, tapos, ilang araw, ibenta na nila. So, hindi maganda yun. Dapat, pag nag-spray sila, patagalin muna nila bago nila i-pick. Ito, ang kamatis ko na nakalagay sa kulambo. Sa kulambo, para hindi siya makain ng mga kaibigan natin dyang squirrel. Tsaka raccoon, kaya nilagay ko. Kaya harbisin ko na siya. Tulad nga nung advice ng isang viewers natin, harvestin ko na daw habang medyo manibalang pa, mahihinog lang naman yun sa pag ilagay mo sa ano, pantry or sa. Tapos ito, mitas tayo ng San Marzano. Nako, hindi talaga ako nagsasawa sa kamatis na to. Lalagay ko siya, magsasalad ako ngayon. Lalagay ko itong San Marzano sa salad ko. Yeah, ayun. Maganda kasi tuloy-tuloy yung bunga niya. Hindi ko siya tinanim sa paso, sa lupa ko siya tinanim. Kaya tuloy-tuloy yung bunga niya. Oh.
Ibang sarap ng feeling pag may kailangan mo, okay, pitas na lang ako dun. Punta mo na ako sa likod bahay, mamitas mo na ako. Kaysa naman, ay, walang kamatis. Nako, mag-drive ka pa. Kamatis lang ang kulang sa luluto mo. Magda-drive ka pa papuntang store. Tapos kamatis lang pala, gagastos ka pa ng gas. You know, hindi naman ganun ka-fresh yung kamatis na bibilin mo. Tsaka hindi ka pa sigurado. So, kung may tanim ka, yun, punta na lang ako sa likod, mamitas mo na ako doon. Kailangan mo ng sibuyas dahon, pitas ka na lang ng sibuyas dahon. Kung magluto ka ng munggo, pitas ka na lang ng dahon ng ampalaya. Kung kailangan mo ng tinolang manok, pitas ka na lang ng malunggay. Kung maging successful yung sayote ko, ay di, pag magtinolang manok, may malunggay na ako, may sayote pa ako, o, diba? Kaya yun ang maganda talagang kapakinabangan pag may tanim ka sa likod. Miski maliit lang ang backyard. So ito yung sibuyas dahon ko. Pag nag-fried rice ako, pitas na lang ako ng sibuyas dahon. Ngayon, kaya malaking advantage pag ikay may halaman. So ito yung mga napitas ko ngayon at ito yung mga kailangan ko ngayon. Kaya ko sila pinitas. Kamatis, yung malaking kamatis, pahinugin ko. Yung San Marzano, lagay ko sa salad. Yung ampalaya, magigisa ako for almusal. Kaya yun lang mga suki kong viewers. Maraming salamat. Please don't forget to share and subscribe. And see you next time. Bye-bye.